Hello guys, kamusta? Narinig nyo na ba yung 10 commandments ng utang? Kung sa Bible po ay meron po siyang 10 commandments, sa Holy Bible po, sa ating kapanahunan po ngayon ay meron din po siyang tinatawag na 10 commandments sa utang naman ito. Alright, welcome back po ang mga mahal na kapatid rito sa ating Muntin Channel. Kamusta po kayo? Okay naman po ang lahat, Sa ngayon po ay atin pong pag-uusapan ng 10 kautusan ng utang or 10 commandments ng utang, kumbaga. So tayo, mga Pilipino, hindi na po talaga maipagkailayan na kapag nagkaroon tayo ng problema, nagigipit, ay talagang nangungutang po tayo. Okay lang po yan, mangutang. Kaya lang, after nyo po mapakinggan itong 10 kautusan or 10 commandments ng utang, ay maging maluwanagan po tayo. Kasi may mga tao po kasi na kapag nangutang ay wala nang panahon para magbayad. Inaaway ka pa, di ba? So ngayon po, sa mga mahilig umutang dyan, di ba? So guys, pakinggan nyo ito. Matatawa kayo rito pero may kaunting aral. So number 1, 10 commandments ng utang. Number 1, magbayad po tayo dapat sa takdang oras, kasi kapag tayo po ay nag-promise, dapat tuparin po natin ang ating promise. Kung ano yung sinabi natin nung tayo po ay nangutang, dapat sundin po natin yon. Magbayad po tayo sa takdang oras. And number 2, huwag na po nating hintayin na singilin pa tayo. Diba, tayo po ay nangutang, dapat magkusang loob po tayo. And number 3, bayaran ng buo ang utang. Diba? Napaka self-explanatory nitong number 3, bayaran ng buo ang utang. Kasi tayo kasi kapag may gusto po tayong bilhin, tayo mga Pilipino, kahit na tayo may utang, ay hindi po natin binubuo ang pagbabayad, diba? And number 4, huwag feeling agrabyado pag sinisingil. So naririnig nyo na ba na yung mga nangutang sa inyo kapag sinisingil natin, kapag para bang inaapi natin, di ba? So wag pong ganun, mga kapatid. Tayo po ang may atraso, kaya huwag po tayong feeling na agrabyado, di ba, kapag sinisingil. And then number 5, magpakumbaba at maging humble sa inutangan. Of course, may utang nga nga kaya dapat huwag kang magmayabang, dapat magpakumbaba ka. Baka malay mo, di ka makabayad, mapagbigyan ka pa niya ng palugit, di ba? And then, number 6, huwag i-unfriend ang nagpautang. So, kung tayo po ay friend sa Facebook, kung yung pinagkakutangan niyo po ay kaibigan niyo rin po sa Facebook, dapat huwag niyo pong i-unfriend. Yung iba pa nga dyan, binablock pa nga, kung ikaw ay nangutang, napaka walang hiya mo naman, di pinautang na nga, in-unfriend mo pa, o di ka iba, binablock mo pa, di ba? So kapatid, maging responsable po tayo. And then number 7, gumawa ng paraan para makabayad. So kung tayo po ay talagang may utang, dapat gumawa tayo ng paraan para kumbaga paano tayo makabayad, di ba? Simple lang yan, obligasyon yan, kaya dapat gawan mo ng paraan. Huwag isin zone ang nagpautang. Kapag minisins ka, kapag hindi ka nakabayad, dapat mag-reply ka ng maayos. Hindi yung naka-100 send na ng message sa'yo ay hindi mo man lang pinapansin, di ba? Huwag pong ganun. Tao din po yung pinagkakautangan mo, di ba? And then number 9, huwag magtangkang mangutang ulit hanggat di pa bayad. So ito tayo may mga ilan sa mga Pilipino na kahit may utang pa ay nangungutang pa rin, di ba? So paano ka po makakawala sa utang kung ikaw po ay may utang at nangungutang ka pa rin? Mas lalo ka pong mababaon sa utang yan, kapatid, di ba? So bago ka po mangutang ng panibago, dapat yung previous na utang nyo po ay dapat isettle nyo po muna, bayarin nyo po muna. Nang sa ganun ay hindi po sakit sa ulo, hindi po dubli-dublang yung problema. And then number 10 na commandment na utos sa pangungutang, iwasan
dapat iwasan po nating mag-post ng feeling blessed habang di pa bayad, 'di ba? Kasi lalo na kapag panahon ng Pasko na, parami nating nakikita sa Facebook yung nangutang, feeling nila blessed na blessed, samantalang yung kanilang pinagkakautangan ay sobrang stress na, 'di ba? So tayo, so yun po ang 10 kautusan or 10 commandments ng utang. 'Di ba, mga kapatid, naway may natutunan tayo doon. Ngayon po, magbibigay po ako ng kaunting tips, hindi lamang po yung commandments na yon ang ating ibibigay sa inyo. Ang sa ganun ay magkaroon tayo ng mga ideas paano makawala sa utang. So, ito po ay aking personal na opinion po bilang isang financial educator. No, number one, dapat alamin mo talaga, kapatid, ang pagkakaiba ng need versus wants. Simple, napakasimple lang po talaga nito, eh, 'di ba? So, when we see need, ito po ay pangangailangan kung tayo po ay may asawa, may pamilya, yung pagkain natin, pagkain sa bahay, kung tayo po ay may anak, pambili ng gatas, pambili ng diaper, yun po ay necessity, pangangailangan. Ito naman yung wants, ito po ay luho lamang or bisyo natin na po pwede naman nating hindi bilhin o pwede naman nating ipagpabukas o sa sunod na lang pagka medyo malaki na yung kumbaga kapag meron na tayong maayos na budget, hindi yung isasabay mo sa ano mo, 'di ba? May problema ka na nga tapos panay luho pa inaatupag mo. So mga kapatid, ganun lang 'yon. Bawas yabang lang po tayo para iwas po baon sa utang. Ulitin ko po, number one, dapat unang tip para hindi po tayo mabaon sa utang, alamin lang po talaga natin ang pagkakaiba ng need versus wants, di ba? And then number two, alam nyo po, yung ibang mga Pilipino ay talagang mababaon po talaga sa utang. Bakit po? Wala pong emergency funds, eh. Di ba? So dapat tayo, kung tayo po ay may trabaho, ay dapat magkaroon po tayo ng emergency funds. Alam na po natin yan, emergency funds, from the word emergency. In case sa mga panahon na di natin alam, na di natin hawak, kasi hindi po natin alam kung ano yung mangyayari bukas, sunod araw, or sunod linggo, or sunod buwan, or sunod taon, dapat, as a preparation po mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng emergency funds. So paulit-ulit ko pong sinasabi yan, 'di ba? Ang purpose ng emergency funds, 'di ba? In emergency situation. Kasi tayo kasi kapag nagigipit, pag may mga emergency, ang takbuhan natin ay utang, 'di ba? So kung tayo po ay mayroong mga inilaan na pera para sa mga emergency situation, ay di na po tayo mangutang, di po tayo mababaon sa utang. So paano ba magkaroon ng emergency funds? So simple lang, pwede po tayo magtabi sa bangko or sa ating mga ATM ng ating sahod ng 3 to 6 months. Ano? Kung tayo pa ay single, pwedeng 3 months lang. Kung tayo pa ay may asawa, 6 months to 1 year po para malaki-laki po ang pundo. Diba, mga kapatid? Itabi lang po natin sa ating ATM para mabilis po natin itong makuha just in case may mga pangyaring di po inaasahan. And then, number 3 na tip ko po na ibibigay po sa inyo ay dapat huwag po tayong gumastos ng sobra sa ating kinikita. Again, huwag gumastos ng sobra sa kinikita. Kasi tayo kasi mga Pilipino, yung iba pa nga, wala pa kang sahod, ay wala na, inuubos na yung sahod. Kaya ang resulta, utang. Yung iba naman dyan, kumikita ng 10,000 isang buwan, ang gastos naman ay 12,000 sa isang buwan. Talagang magkakautang ganyan, kapatid. Kaya ano lang, disiplina din, eh. Huwag gumastos talaga ng sobra sa kinikita. And then, kung medyo maliit naman yung ating kinikita, itong number 4 ko po na tip na ibibigay po sa inyo, kung tayo po ay nasa Pilipinas lang at medyo kaliitan lamang po ang kinikita, hindi po masama, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng extra income. O regardless man po kung tayo nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, kasi as far as we know, hindi po lahat ng nasa ibang bansa ay malaki po ang sahod. Meron din po ating mga mahal na OFW, kapo OFW, na hindi naman po kalakihan ang sahod. Kaya hindi po masama ang magkaroon ng extra income, kasi
Kung isa isa lang po ang ating source of income, ang ating lang pong sahod, eh, kung kaliitan lang, tapos doon natin ibabawas lahat ng expenses natin, mga gastusin, ay posible nga pong magkakaroon po tayo ng utang, mga kapatid. Kaya kung ikaw, kung may naisip kang pwedeng pagkakitaan, gawin mo na, or yung mga mahal sa buhay, pwede nyo rin pong turuan, ano. And then, kagaya po ng sabi ko, number 5, dapat magkaroon ka ng disiplina sa paghawak ng pera, kapatid. Disiplina po talaga ang kailangan dyan sa tutulang. Kasi minsan kasi, ang pera, hindi problema ang pera minsan. Minsan, ang problema yung may hawak ng pera. Ikaw, kung paano mo hinahawakan ng pera mo pagkatanggap mo ng sahod, doon po kasi nagkakataluyan eh. Diba? Dapat may maayos tayo na mindset din po. And then, number 6, ito po yung panghuli ko. Ang advice ko po sa inyo, mga mahal na kapatid, nang sa ganun ay malaman natin ang mga bagay-bagay with regards to utang, kung ano-ano pa mga paraan para makaiwas dito or di mabawon sa utang. Payo ko po sa inyo, umatin po kayo ng aming free online financial literacy seminar, no, via Zoom. Kung pagbibigyan nyo po kami, ay matutulungan po namin kayo na mapaliwanagan sa mga bagay na naka-apekto sa usaping pera, no? And of course, para sa ating future, mahal na kapatid. Ngayon, ito pa ay free. Ngayon, kung wala naman kayong time kasi busy po kayo, pwede nyo pong balikan ang aking mga previous na mga uploads, kasi meron na po ako mga ina-upload ng mga videos dyan, no, about sa financial literacy. Tingnan nyo na lamang po sa aking mga videos, ano, kasi alam ko po, napakalaki po ng halaga pagka tayo po ay natuto or may alam sa financial literacy. Ako din po dati, wala rin po talaga akong alam sa usaping pera, no. Ngunit nung ako po ay nag-aral at naging financial educator, doon ko po talaga nalaman lahat. Yun po, mga kapatid, naway nakatulong po ako sa inyo, ano, sa ating topic ngayon, itong 10 itong 10 commandments ng utang. Ngayon po, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo once again sa walang sawang pagsuporta nyo po sa channel ko, sa inyo po lahat, sa lahat po ng team, sa lahat po ng mga admins, mga members, at of course ating mga bisita na patuloy na sumusuporta, at of course aking nag-iisang team na Joe Arot, sa aking founder, si kapatid na Mariposa Vlog, ay taos puso po tayo nagpapasalamat dyan sa kanyang walang sawang pagsuporta sa ating grupo at sa mga kapwa YouTubers, ano. Again, maraming salamat po, naway nakatulong po ako sa inyo. God bless po, ingat po ang lahat.